because we are going to Japan. We are very excited for this trip because, number one, ngayon na lang kami ulit makakabalik sa aming favorite country, which is Japan. Number two, this is the first time that we will go to Japan with the rest of the fambam. And number three, this is also the first time that we are going to celebrate Christmas with the family out of the country. So we are so looking forward to this trip. We have prepared for this for months. And fortunately, we were all granted a visa this year. So eto na, we're going to Japan. Our flight is at 6 a.m. tomorrow, December 16. But we plan to leave early. We plan to leave around 1 a.m. so that we will be at the airport early because we don't know the status at the airport kung maraming tao. So please join us in this travel vlog and we'll bring you to Japan! Ayan na sila! Ang aming sundo! Yay! Welcome! They're here! Our sundo! Excited? Excited? Hello! First timer in Japan! First-timers! Hello. Excited! We're already here at Terminal 3. We're complete. Time check, it's 2:30 a.m. Nagbabayad pa si Daddy ng travel tax for us. We did not pay the travel tax online kasi we have seniors and we have kids, so sayang yung discount. From how I understand, kapag online ka kasi nagbayad, you cannot avail of the discount. So, sayang. So, dito kami sa airport parati nagbabayad. Just an update. Nagsasalamin. Just an update. We're done with check-in. Time check, it's 3:16. Inabot kami ng 40 minutes from arrival to paying the travel tax to lining up at the check-in counter. Hindi naman siya ganun katagal. Mabilis naman yung pila. So now we're going to the immigration. We're already here sa boarding gate. It's 5 a.m. already. Time check, 5 a.m. So wala kaming tulog lahat simula kahapon. Mga bangag na kaming lahat. Inaantok na. So again, just a quick recap. It took us mga 40 minutes sa check-in area ng Cebu Pacific, but it wasn't that bad. It was moving fast naman. Matagal lang din kami because there's 10 of us. So matagal kaming na-process. And then sa immigration, we were lucky because we had seniors with us. So napapila kami dun sa special lane for seniors. So ang bilis. So otherwise, the normal lane will probably take around 40 minutes to 1 hour. There's just an announcement from gate 109. Lipat daw kami sa gate 116 all the way to the other end. Okay, so 5J5054 bound for Narita is now at gate 116. Dito pa lang sa Manila, nagsisimula na ang walkathon namin. Wala pa kami sa Narita, wala pa sa Tokyo, walkathon na. Simula na ng 35,000 steps. Airport pa lang in Manila. Seniors kasi pagod na sila, ang haba din ng mga pila na dinaanan namin sa airport. So ngayon, papunta kami ni ate sa JAL ABC counter to get our Wi-Fi. We got our Wi-Fi from Klook. So dun kami papunta. Hanapin lang namin siya. Ang sabi nila, South Exit Domestic Area. Ayun yata. There. I think it's there. Okay. We'll claim it first.
I think we found it. It's beside Starbucks sa dulo ng arrival area, domestic side. Ito siya. Ayan. We got our Wi-Fi. We got it from Klook. Mamaya ko na sasabihin kung magkano. I-check muna namin kung gumagana. Nakalimutan ko na kung magkano siya. Basta less than 300 pesos per day. So, nandito siya sa tabi ng Starbucks. Here. Ayan. Yan yung counter kung saan siya pwedeng i-claim. Unboxing. Ayan. So, this is the bag of the Wi-Fi. Yan yung envelope, return envelope na gagamitin pag sole. Check the unit. You have the, this is the internet. That's the Wi-Fi. And then the other one I think is a power bank. Yeah, power bank. Charger. The charger. Okay, sige. Subukan natin. I-on mo siya. Tingnan natin kung gumagana yung unit. So, na-experience na niyang mag-claim ng Wi-Fi rental from Klook. It's her first time. So, ayan siya again. Malapit siya sa Starbucks sa dulo, domestic area. Okay, pabalik na kami sa mga seniors. Magsasakay naman na kami ng train papunta sa hotel. So, yung connection naman ng Wi-Fi, chinek namin. Both are working. And so far, mabilis naman at dito sa airport at so far. So, we'll see. Okay. Bye. Balikan mo na namin sila. See you later. Nagugutom na daw kaming lahat. Nagugutom na kasi it's 1 p.m. and yung last meal namin was 4 a.m. pa kanina sa Manila. So dadaan muna kami sa 7-Eleven nandun. Tama ba? 7-Eleven yung nakikita ko. 7-Eleven pa. Ayan. Dadaanan muna namin yung 7-Eleven doon to get something bago kami sumabak sa pagsakay ng train. Let's go! Update, hindi pala siya 7-Eleven. Makiba. So we'll just get something here first. Quick snack. Tapos ito sila ngayon, trying to experience Vendo in Japan. Green tea. Hot. Tama? Mainit? Hoy, mainit. Mainit. Mainit yan, mainit yan. Sabi mo, hot. Diba sinabi ko sa'yo, hot? Pag red, hot. Pag blue, cold. Oh, ano? Sabi ko sa'yo kanina, diba hot? Baka matiyak. Teka. Shhh. Censored. 132 days. We're already here at the train station. Sa B1 ng Terminal 2. This is the ticket for the Skyliner. Pero hindi kami magsa-Skyliner kasi number one, double yung presyo niya. Mas mahal. It's 2,700 yen lalabas per person going to our hotel sa Monza Nakacho. So we opted to take the Narita Sky Access, which is 1,000 yen cheaper. So it's 1,500 per person. So dito yung bilihan niya ng ticket sa tabi ni Skyliner. So kay Google Maps, lumabas naman yung dalawang option namin, either Skyliner or Sky Access. So Sky Access na lang kami kasi 4 minutes difference lang siya with the Skyliner. So ito yung tickets namin. Nakabili naman kami ng 10 tickets in one go. Tapos may tumutulong naman dun sa counter. So ayan, puntahan na natin sila. We'll show them our tickets. Waiting. So, nandito pa rin kami sa station. 3:27 pa pala dadating yung train. So, yun lang pala yung problema sa kanya. It's cheaper, pero ang tagal ng interval. So, ang tagal ng antay.
Anyway, ang gulo-gulo na nangyari sa amin from the airport. Mamaya ako na kayo i-update kasi marami pang tao. Basta, short story is, mali yung train na pala na nasakyan namin. It was very stressful. It was so full. Tapos ngayon, puno pa rin. Hindi kami nag-ashes sa train. Buti na lang nakapasok pa si Mateo with ate. Buti na lang nakapasok pa si ate with Mateo. Muntikan lang si Mateo lang yung makasakay. So we're waiting for the next train. We'll meet them there na lang. How are you? Tired na. Apat kaming naiwan. Hi, we're finally here at KC Richmond Hotel. This is the lobby of our floor. We're actually at the 10th floor and I'll give you a short tour or a quick tour of our hotel room. Nakabili na sila sa baba. This is the superior room for me, George, and Teo. And there's the cabinet. There's a mirror. And this is how the room looks. Ano to? It's the phone, the cups, coffee, the teapot, the ref is there. There's a small sofa with a table. And we got the queen bed. Kasi kasama namin si Mateo. So this is a very simple room. Pero ang linis naman niya. So, okay naman. Puntahan natin yung banyo. Ah! Hindi ko alam kung paano buksan yung ilaw. Nasaan yung ilaw? Ayun. Sorry. Ayun. Ayan. We have a bathtub. A small sink. And here's the typical Japanese toilet bowl. It's my hair dryer. Towels. Maliit lang din siya, pero malinis. I got it. Yung amenities nga pala na kasama ng hotel, we can get from downstairs sa lobby. Hindi pa ako masyadong kumuha kasi ang dami pa naming dalang luggage. And the room also comes with pajama. Pero nagulo ko na siya. So, ganito siya. Para siyang dress. Ayan o, isang mahaba. Hawakan mo. It's parang a robe. Pwede na sa akin yan. No! It's a no. This is supposed to be a bath towel. Pero may bath towel naman dun sa banyo. Yeah. I don't know how this is a bath towel. Maybe it's super absorbent. The room is small. Pero it's ano, nice and clean, no? Mm-hmm. It's nice, modern, clean. And for Tokyo, this is already quite big. Oo. Teka lang, may nang iistorbo na naman. Hi guys. Ano na naman to? Ano to binili nyo? Ano to? Peanut. Peanut. Wasabi? Ewan ko kung wasabi to. Mali na pang beer. Masarap nga. Ano pangalan? Ewan ko. Siyempre hindi natin alam. Sabi nyo ito, Bash. Ba't lang pagkain ito? Ito sarap. Kahit nyo na. Anyway, I'll give you a quick update of what happened to us. Number one, na-delay din kasi yung flight namin sa Cebu Pacific this morning. Parang we took off mga 7:20 na when the flight was supposed to be 6 a.m. Although nahabol nila ng konti yung arrival, we arrived at 12 noon instead of 11:15. Yung arrival. Tapos, ang haba din ng pila actually sa immigration here in Japan. So, medyo natagalan din kami sa immigration. Plus, the Visit Japan web, you can already do it prior the flight for the QR code na pwede nyong gamitin sa
immigration. Hindi siya ganun ka-user-friendly. It's a bit confusing. But once you go through it, magigets, madali naman na siyang maintindihan. Naging issue namin initially was, we thought that we needed to make a new account for each person. Kasi nga kailangan ng QR code. Pero, pwede naman pala na isang account lang, kasi you have to create an account, you have to log in. So, pwedeng isang account lang, and then you can add family members up to 10 packs actually. Tapos lahat naman yun makaka-generate ng QR code. After yung immigration QR code, pwede na rin kayong gumawa ng customs QR code, which makes going out of the airport a bit faster. Yung dalawang kids namin, age 13 and 11, hindi na naman nila hinanapan ng QR code. Hindi na daw kailangan. They're too young. After that, yun nga, we decided to take the train. Dito kami nagkaroon ng problema. We were supposed to originally take the Skyliner as planned para mabilis yung trip. And then, we saw kasi that there's also another option. Apparently, it was not a good idea because para siyang commuter train. Hindi siya express train. So, ang daming tao. It was so full. Tapos, ang dami niyang stops ng station. So, it became stressful. So, na-realize namin, hindi sulit yung natipid namin dun sa Sky Access compared to dun sa Skyliner. Pero actually, yung arrival namin, ang dami talagang tourists. Ang dami namin kasabay na airlines. Puno. The airport was full. All the trains were full. Even the Skyliners were full. It's just that the Skyliner is reserved seat. So, yun yung benefit niya. We'll see if we can still go out again and go to Shinjuku tonight because we plan to explore Shinjuku naman now on our first night para mapuntahan din namin lahat. So, there! We'll rest first!